Okay. Hi. Good evening. So, live on Facebook and also on YouTube. Okay. So, iwan nyo lang yung mga tanong nyo dito. Sasagutin natin yan. But, by the way, good evening. And, Tichoy, andyan ka na naman. Sabi ko, walang pets muna. Kasi, para sa mga viewers to. At sila ay sasagutin natin yung mga tanong nila tungkol sa kanilang mga aso, mga problema nila sa kanilang mga aso, and sa training, dog training. So, live po tayo ngayon sa aking Facebook page, sa The Pinoy Dog Whisperer, and also sa YouTube channel ko na Lestres Zapanta. So, kung saan niyo gusto manood, pwede kayong manood doon at makikita nyo almost the same lang. Okay? So, ayan. Pa-shoutout daw. So, simulan natin sa mga shoutout sa alaga niya na si Aki and si Momo. Shoutout sa inyong lahat. Okay? Shoutout. Pati dito sa YouTube. Okay? So, ayan. Yung mga nasa Facebook, yung mga nasa YouTube, yan. Pwede kayong magtanong pareho. Tapos sasagutin natin yung mamaya. Simulan muna natin sa mga shoutouts. At andito na naman ang pusa ko, si Tisoy. Ayan, nakikin na yung si Tisoy. Parang ang daming pinagdadaanan. Okay? Idol Bebe, hello. Take care. Salamat po. Okay, so, ayan, paano ko ba makikita yung mga messages, live chats, messages are visible. Yan. May mga nagtatanong na rin sa atin sa YouTube at ano daw ang dapat gawin. Okay, hello, shout out. Kamusta po dyan? Kamusta sa inyong lahat? Sana lahat kayo ay okay, and I will... Kay Jewel Gaming, shout out daw. Kay Vortex Gaming, puro gamers to mga to. Minsan laro tayo, nagpa-PUBG rin ako, nagmo-Mobile Legends. Okay, hanapin nyo lang, pangalan ko ata Lestres Zapanta doon, yung handle ko. So, minsan naglalaro rin ako, so, pwede tayong maglaro. Okay, so, shout out muna kay Mitch De La Cruz, kay Chumley and Ashley, kay Jeffrey ng PAL K9 Group. Thank you sir. Kay Takuboy, kay Tajon, kay Payon. Ang aking mga pusa ay naglalaro. Sorry naman. Okay. Payon Family. Okay. Kay Elijah Canlas. Okay. Kay Missy ng Bahrain. Okay. Ayan. Si Elijah na. Shoutout ko na yan. Ano daw, idol, yung dog food pa ba ni Pablo? Nilalagyan nyo pa ba ng tubig? Pure dog food lang. Pure dog food lang po siya. Ang kinakain po niya ay Nutri-Chunks Puppy. And, yun, sinimulan ko siya na pakainin ng ganun nung nakuha ko siya. In fact, dapat kapag nagpapalit ka ng dog food kasi sa breeder niya, iba yung... Queenie, stop it! Okay, iba, si Queenie, ito yung isang pusa ko, okay, naglalaro. So, sa breeder niya, ibang brand yung gamit niya, and then pagdating sa akin, dapat yun gradually, tik-tik, stop playing! Mga pusa ko sa gabi naglalaro, okay? So, dapat gradually yung paglipat mo ng dog food, yung sa kanya, binigla ko lang, and good thing is okay na okay, hindi siya nag-loose stool, walang problema, so, ayun. Nagple-play bite daw yung puppy ni I Am The Chosen One, okay? Yes, yung gabay pwedeng maka-avail. Punta lang kayo sa website ko and sa mga area managers. But not sure kung nag-ship out kami ngayon. Naka-quarantine. Yung nagple-play bite. So, simulan natin ang tanungan ngayon. Okay, simulan natin. Maraming salamat sa lahat na nanonood sa Facebook at sa YouTube. Queenie! Stop it! Tik-tik! Stop it. Tik-tik, ilalagay kita sa kwarto eh. Pumasok ka nga sa kwarto, tik-tik. Antay lang ha, yung pusa ko ha. Ito si Queenie. Tapos nandito rin si tik-tik. Nagtatakbuhan eh. Yung tripod ko, yung setup ko, ginugulo eh. Okay? So, shout out muna kay Mac William Escalona. Okay, sa YouTube. Kay Ellen Capistrano. Yung mga tanong, ayusin natin yan. Kay John Joseph Mendoza. Asan si Bebe P? Nandito lang po si Bebe P. But this now, today is for me to answer all your questions. Lahat ng kaya nating sagutin. Tutulungan ko kayo online kung paano nyo itra-train yung mga aso nyo. Okay. Happy Easter pala sa inyong lahat. Happy Easter sa inyong lahat.
kay Rachel Cruz, kay Jed Reyes, ng mga nagpapa-shoutout sa YouTube. Sa YouTube, road to 100,000 subscribers na tayo. Keep on liking and keep on sharing. So, ngayon, simulan natin yung tanong. Ito yung madalas na tanong, yung puppy or play biting. Okay, sagutin muna natin yun. Okay? Okay. Okay, sagutin muna natin yun. Okay, yung mga tanong. Okay. So, yung puppy biting, kasi yung mga puppies, nagsisimula yan, kaya yan nagbabite, kasi out of curiosity sa simula. So, una, gagamitin nila yung paa nila, gagamitin nila yung bibig nila to hold on to things. Okay? After that, hey, kayong dalawa, stop it! Pumasok ka nga sa kwarto, Queenie. Queenie! Ipapasok kita sa kwarto eh. Okay. So, ayan. Okay. So, ayan. So, sagutin muna natin yung tanong dun sa puppy biting, dun sa play biting. Kadalasan yung mga puppies, okay, ayos na ang aking mga, ano, ang aking mga pusa. So, okay na sila. Okay. So, ngayon, yung puppy biting, oh, yung pinto naman. Okay. Yung puppy biting, ganito yung nangyayari. Okay. Start natin na yung mga puppies, out of curiosity, ang ginagawa nila, okay, ginagamit nila yung paws nila, ginagamit nila yung anong tawag dito, yung bibig nila to explore, okay? So, yun yung simula nun. After that, kapag nakasanayan nila, naramdaman nila, kaya nila mag-hold on things, then dun sila magiging curious on chewing, out of boredom, okay? Out of prey drive, okay? Bakit kinasabi yung prey drive? Mapapansin nyo yung mga puppies nyo, kaya yung kakagat-kagat, madalas kapag gumagalaw yung kamay nyo, gumagalaw yung paa nyo, hahabol dun sa pantalon nyo, sa shorts nyo. Tapos, another thing is boredom, okay? A lack of exercise. Kailangan talaga, puppy, alam natin yung mga puppies, ang dami nilang energy. Nakikita nyo naman si Pablo. And si Pablo ay sobrang tindi ng energy. Kaya kung sabihin sa inyo, eventually, give or take around 3 months pa, kaya niyang talunin si Inka sa dami ng energy. Okay? So, kailangan i-drain out yung energy na yon para mawala rin yung urge nila to chew. Kadalasan ang sinasabi ng definitely professional, sinasabi ng mga professionals, ng mga vet, na nangangati yung ngipin, nagngingipin sila. Yes, I understand na nagngingipin sila. But, simula pa lang, kailangan tama na yung ugali ng aso kung saan lang siya pwedeng gamitin yung ngipin niya. Okay? Pwede ka magbigay ng toy. Pero after that, sumasanga-sanga kasi yung problema eh. Okay? So, binigyan mo ng toy. Ngayon, binabad mo yung toy sa kanya. Hinayaan mo sa kanya yung toy. Nagsawa siya dun sa toy. Ang ichuchu naman niya, yung upuan, yung mesa, lahat-lahat. Okay? So, hindi mo na-solve yung problema out of the toy. Kasi, binabad mo lang din. Ako, wala akong binababad na mga gamit sa mga aso ko. Like, toys or even their food. Hindi ko sila binababad dun sa toys, sa food. Gusto ko, ang mangyari sa kanila ay ganito. Okay? Kung halimbawa may toy sila, gusto ko yung time nila to have that toy specific lang. Hindi talaga siya yung iiwan mo. Kung halimbawa, after nila mag-walk, after nila mag-exercise, magpapahinga sandali, pwede ko silang bigyan ng toy. Okay, they will chew on it, they will play on it. Then, afterwards, I make sure na hindi siya lalampas ng 30 minutes. Normally, 15 minutes lang. Okay? Kasi, eventually, magiging hindi na sila ganun ka-motivated dun sa toy. Gets natin? Ito, lagi kong sinasabi dun sa mga, uy, may tagihawat ako. Okay? Sinasabi ko dun sa mga dun sa mga students ko. Okay? Parang ano lang yan, bata, 'di ba? Bata, binigyan mo ng iPad or phone and then lagi niyang ginagamit, eventually magsasawa at magsasawa 'yan. Okay? Mapwera na lang kung palit siya ng palit ng online game or kung anong ginagawa niya. But definitely magsasawa 'yan and hindi na siya magiging motivated sobra doon. So, best thing to do is limit the time na nakukuha nila yung isang bagay. So, pag nilimit mo nang nilimit yon, every time, kagaya ng mga aso ko, hindi ko binababad kahit si Pablo.
yung bola sa kanila, yung laruan sa kanila, hindi ko binababa dyan. Kaya pag hawak ko nung bola, yung tennis ball o kaya kung yung toy nila, lahat sila biglang attentive na sa akin. Nakafocus na agad sila. Shoutout daw muna kay Assassin, AE Assassin, okay, yung mga nagpapashoutout sa YouTube, okay? Dabi ko nakikita, okay? So, mamaya po yung tanong, tapusin ko lang yung isang tanong. Okay? So, ngayon, kung pag humawak ako ng tennis ball, pagkahawak ko ng tennis ball, normally, my dogs would just focus on me. Kasi alam nila, oh, ito na naman yung bola. Minsan ko lang makita to. Hindi ko laging nakikita to. Minsan ko lang malaro to. So, nandun yung urge nila, nandun yung engagement nila sa'yo na, okay, this is time to play. This is time to train. Okay? So, kailangan ganun. You keep your dogs motivated and engaged sa inyo. Okay? So, maraming salamat dun sa mga nanonood sa ating Facebook page, The Pinoy Dog Whisperer, and sa ating YouTube channel na Lestra Zapanta. Keep on sharing, keep on liking, para yung road to 100,000 natin ay ma-achieve na natin. And once na-achieve natin yan, bibigyan, mamimigay tayo ng madaming pa-premyo sa inyo. Okay? Isipin natin kung paano natin ipamimigay yon. Okay? And I hope na okay kayo ngayon kasama ng mga family nyo. Okay? So, ngayon, kaya ako nag-Facebook Live and YouTube Live simultaneously. Kasi alam ko, iba rin yung crowd sa YouTube, iba rin yung crowd sa Facebook. But, malamang bored na kayo, meron kayong mga katanungan sa mga aso ninyo. So, yun. Kulang na lang kung madami lang, kung meron pa akong isang pwede rin akong mag-Instagram live. Kaso, wala na pong pang-live. Bigyan nyo ako ng gadgets, okay? So, kaya ako ginagawa to kasi even my students right now, some of my students, nahihirapan sila to exercise the dogs. Kasi nga, ang tagal na nilang hindi lumalabas. So, kaya kami nag-release ng video ng Wolfcam, yung mga 5 things na pwede nyong gawin with your dogs. Yung para sa akin, top 5 things na ginagawa ko with my dogs kapag hindi kami nakaka-walk sa labas. But very important talaga yung walk sa labas. Kung nabobore na yung mga aso ninyo sa bahay ninyo, you can do a lot of things. You can do agility sa bahay nyo. Patalon-talon, kung may hagdan kayo, akyat baba ng hagdan, that's an exercise. Madaming paraan para i-exercise yung aso sa loob ng bahay, sa bakuran. Siyempre, pinakamaganda pa rin yung walk. Pero kung hindi makalabas, ang daming bagay. Okay, pwede kayong mag-fetch, kung meron kayong swimming pool, pwede kayong mag-swimming, pwede kayong mag-flirt pole. Ako po ay gumagamit ng flirt pole. Hindi ko alam kung alam niyo yung flirt pole, pero ito yung parang namimingwit ka, tapos may dulo ng laruan sa dulo, tapos yung pinapahabol ko dun sa mga aso ko. But hindi po ito yung ginagamit sa pusa. Magkaiba po siya sa ginagamit sa pusa. Kasi yung sa pusa, mabilis lang masira. Okay? So, shout out kay Mac William Escalona. Transfer ako dito kanina. Nasa YouTube daw siya, sabi ni Jonah. Okay. Shout out. Happy birthday kay Lester De La Peña. Katukayo. Okay. Kapangalan pa kita. Happy birthday. Idol, ilang months pwede i-train ng small breed dogs? As long as you get that puppy, that's the start of the training. Laging nagtatanong sa akin. Shout out kay AE Assassin. Ayun, AE Assassin, ang dami mong pa-shout out. Shout out. Okay. So, ito, kailan, ang daming tanong nito, nababasa ko, okay? Kailan pwedeng i-train yung puppy? Kailan pwedeng ganito? Kailan pwedeng ganito? Guys, tandaan natin, the moment na nakuha nyo yung aso, yung puppy, that first meeting, that's already a training. Kung tatanungin nyo, alimbawa, nung kinuha ko si Pablo, that moment, I was never excited around Pablo. I was just, talagang sobrang, simula pa lang, alam ko na kailangan ko nang i-training siya. Kasi, basang-basa mo na yung ugali ni Pablo na makulit siya. Okay? So, kailangan yung first imprint or memory niya with me is to calm down. Training kasi lagi natin iniisip, basic training, kagaya ng ginagawa ko sa tuta training, sit, down, stay, yung basic obedience na yon. Okay, laging tinatanong, ito pinag-usapan namin to ng staff ko, ng crew ko. Okay, gusto nila yung basic obedience. Yes, it's okay.
But if you would ask me, lalo na dun sa Tuta training, gusto ko yung ano ba yung setting ng pagsaset ng ugali, pagsashape ng ugali ng aso. Gusto ko maturuan muna si Pablo. May andang nagtatanong ng potty training eh. May video na kami ni Pablo noon. Yung potty training, okay? How to interact with my dogs, how to interact with my cats, okay? How not to be destructive, how not to be nuisance. Mas ginugusto ko muna na ma-shape yung ugali. Halimbawa, si Pablo, may lalabas kaming video na first nail cut niya. Yun yung mga gusto kong tipo ng training na yung ugali muna yung inaayos ko rather than to ask the dog to sit, stay down. Okay? Kasi normally, ang dami mo makikita na pag pinag-sit mo yung aso, magsisit nga siya. Pero the energy is too excited pa rin, too attentive pa rin, diba? So, thumbs up, keep liking and sharing this video para mas madami tayong matulungan ng mga dog owners. Okay, boss, ano gamot sa gales? Ang dami ko rin nababasa ng ganito. Depende po yan, yung mange na sinasabi, meron tayong sarcoptic and demodectic mange. I'm not a vet, but I have an experience sa mga ganyang bagay. So, it's always better na huwag paliguan yung aso for 3 to 5 days then dalhin mo sa vet para mas skin test nila. Kasi pwedeng hindi galis yan, pwedeng skin dermatitis lang yan, and kailangan malaman ng vet kasi dun lang may ibibigay yung karampatang gamot. Okay? So, tama pa ba ikulong ang aso sa kulungan, Kuya Lester? Okay? So, sagutin muna natin yun sa YouTube. Okay? Nasagot ko na yung play biting kanina, okay? So review nyo na lang mamaya. But ano yung tanong din sa YouTube kanina? Nakalimutan ko na. Eh, memory gap na ako. Hintay nga muna. Kukuha muna ako ng ano. Kain muna tayo. Ito ang dinner ko. Singkamas. Diet. Singkamas and alamang. Ayun, tama pa ba na ikulong ang aso? Okay. Sasabihin ko sa inyo, I'm not good dun sa ikulong lang na ikulong yung aso, and I'm not good din na hindi naman I'm not good. Sa akin kasi, para sa akin, okay lang eh. Kung ikukulong mo yung aso on a certain time lang for the safety ng dogs and for the safety of other people, so be it. But yung ikukulong mo na buong buhay niya na nandun na, buong araw na siya nandun, dun ako nagagalit. Okay lang naman i-crate ng aso, walang problema dun. Kung iwan mo dun sa crate for about an hour, 2 hours, no problem. Pero sa buong araw, dapat, or kung halimbawa matutulog lang, sa buong araw, dapat may iba siyang gagawin. Maliban sa naging nakakulong lang siya. Mas gusto ko, mas nakakagala yung mga aso kasi it's additional release ng energy nila. Pag nasa kulungan kasi ng matagal, nako-confine yung energy nila, and then paglabas mo, ang kulit-kulit na nung aso mo. So sineset mo na yung aso mo to fail, okay? So, yan nga sabi ko, may road to 100k tayo. So please keep on sa YouTube, please keep on sharing the videos. Tapos malamang hahanap tayo ng, pag nakaabot tayo ng 100k, hahanap tayong madalas mag-share ng mga videos natin, tapos mamimigay tayo ng papremyo. Paano po, sir? Ano to? Kailan? Ayun. Si Escano ba itong sinagot ko? Kailan pwedeng start ang training ng aso? I told you, the moment na nakuha mo yung dog mo, you start the training. As long as the dog is healthy, the dog is walang health condition, medical condition, then you can start the training. Ano pang pwedeng ipakain sa aso para tumaba, at bakit po takot yung aso ko sa... Takot daw yung aso niya. Hindi ko nabasa kung saan yung takot sa aso. Hello mga tropa peeps. Okay. So, para tumaba, no, yung mga aso ko, nutri chunks lang po yung pinapakain ko sa kanila. But, eto, I'll tell you. My dogs, hindi sila kumakain ng sa isang linggo, isang araw. Meron silang time na hindi kumakain. Okay? So, that's just another thing for you guys. Meron silang time, every Friday, they don't eat. Water lang talaga. Nakagawian ko ng ginagawa yun sa mga aso ko ever since I started having dogs. Pinag-aralan ko siya.
na mas gusto ko na meron silang isang araw na nagfa-fasting sila, and then afterwards nilang mag-fasting, makikita mo Saturday, mas magana sila Sunday, but definitely magana naman yung mga aso ko. Tuwing binibigyan mo sila ng pagkain, walang problema, kakainin nila yon. In fact, it's more of dun sa pagiging magana ng mga aso ko sa pagkain, it's more of a routine. Every time na binibigyan ng pagkain, ubusin nila, then bigay ulit. So, ganun yun. Okay? Yung sabi ni The One, dun sa picky eater, yun yung sagot dun, give your dogs a routine. Tandaan nyo, ang animals, hindi sila talaga greedy. Okay? They would consume only what they need. Okay? They will consume. Tandaan nyo, animals, they will consume what they need. So, kung halimbawa, yung aso mo, hindi naman nagugutom, bakit sila kakain? And papa, di ba? Ikaw nga, nalilipasan ng gutom eh. So, kung halimbawa, yung aso mo, pinakain mo ngayong umaga, wala naman siyang ginawa buong araw, pagdating ng hapon, nakita mo, picky eater na siya, ayaw niya nang kumain, so, ibig sabihin, hindi niya na burn yung kinain niya. Another thing would be yung papalit-palit ng pagkain. Okay? Ayun, sinasagot ko na po yun sa picky eater, okay? Yung papalit-palit ng pagkain. Palit ka ng pagkain dito, ayaw mo nito, palit ka ng pagkain. So the dog learns not really to be picky, but the dog learns na kapag ayaw ko ng pagkain, alam ko, yung alila kong tao, yung alila kong tao, bibili ng iba yan. At sigurado akong bibigyan ako ng bagong pagkain. Sorry for the word, pero ganun. Parang kung ako yung aso, ay, ayaw kong pagkain. Hoy, ikaw, bilang mo nga akong pagkain. Bago, ayaw na yan. Diba? So, nagiging mas magastos and nagiging mas maksaya kayo sa pagkain. With my dogs, I'm sticking with one brand. I'm sticking with NutriChunks and it's good. And walang picky eater. Good yung poop nila. All those stuff. So, yun yung sagot sa picky eater. Exercise. Okay? Para sa akin, dagdag ko yung fasting. Okay? Hindi kumakain ng mga aso ko ng Fridays. Routine. And meron pang mga techniques. And abangan nyo yung video na lalabas para dun sa picky eater. Si Pablo, pwede kong gawin ng kay Pablo. Okay? Kasi medyo mabagal kumain si Pablo. So hindi siya picky eater, medyo mabagal lang. Pero pwede kong ipakita yon and i-video natin para makita nyo yung process dun sa pagiging ano yung ginagawa sa mga picky eaters. Okay? Tandaan nyo, ang picky eaters na aso, ang aso, hindi nila tinitikman yung lasa. Hindi naman tinitikman yung lasa. How would I say? Napakakunti lang yung taste buds nila. So kung alam natin, okay, bigyan mo ng adobo, bigyan mo ng ganito, lagyan mo ng ganito para masarap. Yung masarap sa'yo ay pwedeng hindi masarap sa aso mo. Tandaan nyo yan. Why? It's because they know things through their nose. Okay? Kaya papansin niyo, mas gusto nila atay, laman loob, mas gusto nila yung mga yan. Because yun yung mabango sa kanila. Okay? So, kumakain yung aso based on dun sa scent, hindi lang dun sa lasa. Okay? Yes! Thumbs up muna kung nag-gets natin yun. At kung naha-hype up kayo dito sa, dahil ako medyo naha-hype up dito sa Facebook Live na to. By the way, sabay tayong naka-live sa Facebook and sa YouTube. And maraming salamat sa lahat ng nakasubscribe sa aking YouTube. Iinom lang muna ako ng juice para dire-diretsong pagsasalita ako. Okay, yung nagtatanong ng mga play-bite, no, sagot ko na po yan kanina. Rewind nyo lang mamaya, sagutin ko naman yung ibang tanong. Para naman mas madami tayong topic na ma-address. Paano po, ito maganda yung sa YouTube mo yung papatanong, pero sandali lang po. Ang dami niyo po nagtatanong, isa-isahin natin yan. Nasagot ko yan. Kung nasagot na naman yung tanong nyo, pwede tayong lipat sa ibang tanong. But, ito, paano daw yung mga aso na ayaw magpa-leash or nagwawala kapag nag-leash. Okay?
wala ako ng gabay ko. Okay, meron akong gabay dito. Okay. Yan, may balahibo-balahibo pa ng mga aso. Okay. So, ito, gabay. So, ganito kadalasan ang ginagawa ng mga dog owners. Okay. Tikim lang ako. Sayang yung kamas ko. Okay. Pagkita muna natin itong leashing. Ayaw magpa-leash ng aso. Madaming reason kung bakit nagwawala yung aso sa leash o kaya ayaw magpa-leash. Ako ito. Ako yung aso. Ako yung aso. Ito yung gabay. Okay, okay, leash. Nilagay mo, umaatras ako. Okay? Doon pa lang, sasabihin ko sa inyo, possible na magwala na yung aso nyo. Kailangan ma-recognize nyo yung iniisip ng aso nyo habang nilalagay nyo yung leash. Okay? So, ito ako. Tignan nyo yung itsura ko. Lalagyan ng leash, pero ako yung aso, umurong ako. Doon pa lang, magwawala na yung, hindi naman sa magwawala, malamang sa malamang, umayaw yung aso dun sa leash. Another thing would be, yung ililish mo na bubuhatin mo pa yung aso mo kasi tumatakbo siya tapos lalagay mo. Sapilitan lang kumbaga. Okay? Another thing would be, sobrang excited ng aso mong lumapit sa'yo para dun sa tali. Nilagay mo yung tali, nasyak siya, nagkaroon siya ng tali, pwede rin siya magwala. So madaming reason kung bakit pwede magwala yung aso. Kung magiging consistent kayo, hindi magwawala yung aso nyo. Okay. Sakto meron akong singkamas. Okay. Singkamas. Treats, kunwari. Leash. Okay. Cool nitong Facebook live tsaka YouTube live na to. Thumbs up, and keep on sharing. Share lang ng video para eventually, once na 100,000 subscriber tayo sa YouTube, pipili tayo ng mga top sharers din na pwedeng bigyan ng regalo. So ito ang aso, ako. Woo, 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 woo. Okay, ito yung treats. Gets? Sa side view tayo ha. Yung kilikili ko kita eh. Okay. So ayan. Huwag niya pansin yung kilikili ha. Ito. Inamoy nung aso mo yung favorite niyang treats. Lumapit. Bigay mo na. Kahit hindi mo maisuot, ibigay mo na. Why? Kasi ang gusto mo, ma-interpret lang muna nung aso mo na kapag lumapit siya sa leash, wala palang masamang nangyayari. So, pangalawa, lagay mo. Ako yung aso, pakiramdam mo, wow, lumapit lang ako, nakakuha na ako ng treats. Baka pwedeng mas lumapit pa ako. Nung nakita mong mas engaged na sa iyo yung aso, okay, ibaba mo to dahan-dahan. Kuha nyo, para bumaba rin yung ulo niya, tapos ma-rewardan nyo. Pero, step by step ha, ang training ay step by step. Hindi siya minamadali, huwag nyong madaliin. Magmadali kayo, naku, masisira training nyo. Okay? So, ulitin natin. Okay? May mga shout out. Keep on sharing. Thumbs up. Ito. So, nailagay mo na. Nabigay mo na. Biglang nilock mo na agad. Nagwala yung aso. Mali na naman. Step by step na to. Hindi ko to ginagawa sa wolf cam. Ngayon nyo kailangan manood. Kasi step by step na to. Hindi na to. Siguro basta-basta mauulit. Pasalamat kay COVID. Aha. So ito. Nilagay ko. Naipasok ko. Okay? Two ways. Pero this one I prefer more. Tanggalin mo ulit. Tapos ulitin mo ulit. So sa utak ng aso, wow! Meron ako sa leeg. Pero, parang masarap pa rin yung feeling kasi hindi naman ako nakakaramdam ng tension ng kung ano sa leeg ko. Okay, so this is a good feeling. Okay, another step. Baka maubos yung singkamas ko dito, ha? Dali lang yung mga tanong nyo. Okay, lagyan ko lang ng alamang to. Kunwari, aso ko, mas masarap yung may alamang.
So, pinasok ko. Okay. Binagyan mo. Bitawan mo to. Bitawan mo lang to. Okay? Kung bitawan mo to, kailangan mo lang siyang gala-gala. Tapos reward-reward mo. Kailangan mo siyang masanay na mayroong ganito. Ayun. Tandaan nyo, kapag bumili rin kayo ng gabay, may free tutorial yan. May free video tutorial yan. So, nanilagay mo na ng ganun. Kaso, nung paghawak mo, nagwala siya sa akin, hayaan mo siyang magwala ng magwala kung ginawa mo lahat ng process. Tapos, nagwala pa rin siya, hayaan mo siyang magwala. Pero, ang main goal, huwag mong hihilahin yung leash, yung gabay. Hayaan mo lang siyang tumalon, umurong, tumakbo, sumunod ka lang ng sumunod, sumunod ka ng sumunod sa kanya. Habang nagwawala siya. Basta huwag niyong gawin sa kalsada kasi naglalagay pa lang ng kayong leash sa bahay lang. Nagwala na nagwala, nagwala. Tumigil. Pagkatigil na pagkatigil niya, dun mo ngayon siya invite. Gamitin mo yung treats. So, eto ako. Okay. Nakalagay na sa akin yung gabay. Okay. Gusto mo pumunta sa direction na to, dun mo siya tawagin. Hayaan mo siya maglakad para kumuha ng treat sa'yo. Okay, 1K viewers na tayo sa Facebook Live at marami ng viewers sa YouTube. Ngayon, okay, binigay mo. Hindi mo kailangan mag-reward sa aso ng kinaantayin mo na naglalakad na siya sobrang daming steps. Kahit isang paa lang niya yung mag-step, reward mo na. Because the intention of the dog is good. The intention of the dog is to move forward with the leash. Okay? Gets natin yun? So, shout out kay Renny Tan Jr. Shout out. Ayaw daw maglakad ng aso nila pag dinala sa mall. Ayun po, sinagot ko na po yung tanong na yan, yung mga nagwawala. It's almost the same process. You need to encourage the dog to move forward. Okay? 4 months old puppy daw yun nasa YouTube sa yung play biting yun. Sagot-sagot, nasagot ko na yan kanina. Nakakatawa yung singkamas. Treats lang yun sa akin. Baka? Ba't daw sumigaw yung aso niya nung tinali? Kasi mali yung process ng pagkakalagay. Ang mga dog owners, okay? Kahit may treat, kinakagat yung leash, okay? Yung kamay mo dyan, kailangan mag-loosen up. Masyadong tense. Okay? So, ganito yan. Explain ko sa inyo. Walang baliw na aso, lukulukong aso, ang gustong maglakad sa tabi nyo kung nararamdaman niya lang puro tension sa leash. Okay? Bakit, kung ako yung aso, bakit ako tatabi sa'yo eh? Puro hila ka lang ng hila sa akin. Diba? Kailangan masana yung aso mo na kapag katabi ka ng aso mo, wala siyang nararamdaman sa leash. Yung mga may gustong mag-walk ng off-leash, off-leash na walk, kailangan, ganun yun. Kailangan yung tabi mo, okay, yung side ng katawan mo, every time naglalakad siya doon, you can reward it with treats, with praise, with ball, with toy. As long, ang pinaka-importante, ma-rewardan nyo siya doon, okay? Shout out Emma Goson ng North EDSA. Okay, salamat sa lahat. Kinakagat yung tali nung tinali ko. Yun nga po yung sinasabi ko kanina. Okay, kung narinig nyo, yun yung solution na gawin nyo. Okay? Kahit magwala siya, kahit kagatin niya, huwag nung hilahin ang hilahin yung leash kasi malamang kaya niya kinakagat yan kasi puro tension yung leash. Okay? Same po sa akin, hindi sila magkasundo ng French Bulldog. Ito muna, sagutin muna natin bago yung French Bulldog, yung aso ko sa mga bata, galit daw, kung ano daw ang pwedeng gawin. Okay, this is a very dangerous situation. Okay, tandaan nyo. Normally, okay, and I will give you facts, okay? Hindi yung basta-basta na lang, okay? So you can make a research on this, okay? Yung dog aggression towards kids, and then possible sa family members, all those stuff. Okay? So, sa American Veterinary Association, okay, and makikita nyo naman yung stats nito,
normally, yung mga aso na ang taas ng prey drive na pumapatay ng ipis, pumapatay ng lizard, pumapatay ng small animals, kapag hindi na control yon, pumupunta sa small animals, tapos papunta sa bata, and then papunta sa taong matatanda. Yung mga pinakamatitinding kagat ng aso sa United States, lahat ng kumagat ng halos lahat ng kumagat ng aso doon, may history sila ng pumatay ng maliit na animals. Okay, gets natin 'yan. Okay. So, better yet, kung simula pa lang, ma-address na yung situation. So, kay Wawi Cortez, shout out. Okay. So, yung situation ng bata. Alam natin yung bata maliliit. And normally, if malaki yung aso mo, kasize lang yan o medyo matangkad lang ng konti. So kaya ganon. And magalaw sila. Mataas yung prey drive nila. Magalaw yung mga bata. So, yung mga aso, nakatitig na yan, gumagalaw-galaw pa lang. So, nagsisimula yan na e-excite sila. And then eventually, they want to chase without the bite yet and then eventually bite. Okay? So, paano natin aayusin yung problemang yan? Pero bago ko sagutin yan, susubo muna ako ng singkamas ko at keep on thumbs up and sharing the video. Okay. Sagutin natin yan sa bata. Almost the same thing lang concept niyan with mga asong galit sa nagbabike, naka-rollerblades, naka-skateboard, tricycle, sasakyan. Okay? Prey drive. If it is left uncontrolled, the dog will be dangerous. Hindi naman pwedeng wag gamitin yung prey drive because it is a good thing. It is a good motivation. Okay? So, dissect natin yan ng tama. Ngayon, nilakad mo yung aso mo, hindi mo pa nilalakad yung aso mo, hinarap mo na agad yan dun sa trigger ng mga bata, definitely explosion yan, gagalit yan. So, paano mo gagawin yan? Kailangan maset mo na mas mababa yung energy ng aso mo kesa dun sa mga bata. Meaning to say, once mas mababa yung energy ng aso mo, ibig sabihin nakapaglakad, nakapag-exercise, yung katawan niya, ang sasabihin sa utak niya, magpahinga ka. Mag-relax ka. And then the brain will follow to relax too. So, bago mo siya, ipasok sa bahay o kung saan man, okay, o kung sa gate mo, nakakita ng mga bata, i-present mo yung trigger. Hayaan mo yung mga batang tumatakbo. Dahil pagod siya, mas pipiliin niyang magpahinga. Ngayon, tumataas ulit yung energy niya kasi nagpapahinga habang may tumatakbong mga bata. So, habang nangyayari yon, kailangan naka-counter condition mo na yung aso na mas mag-focus sa'yo kesa dun sa mga bata. So, ibig sabihin, paano yon? May tumatakbong bata pero gusto mo yung aso mo, engage sa'yo, naka-focus, hindi nagre-react, and every time na engage siya sa'yo, nakatingin sa'yo, dun mo i-reward kung ano yung motivation niya. Ngayon, tatanungin, Sir Les, laging nakatingin sa akin, that's fine. But eventually, the dog needs to learn how to look at kids calmly. So, kung tumingin na yung aso mo dun sa tumatakbong mga bata na hindi nagre-react, then dun ka rin pwedeng mag-reward. Okay? Yes, okay yung nakafocus sa'yo, but the end result should be your dog would be able to look at kids running, playing without reacting. So, kailangan mong unti-untiin yan and hindi yan nakukuha sa isang biglaan. Kailangan yan paulit-ulit mong i-exercise. Okay? Okay lang po ba rice at raw meat sa dog? Yes, if that's okay with you, if you've done raw feeding, that's fine. No problem with it. I did raw feeding. Still, my dogs do raw feeding too. So, walang problema dun. Okay? As long as you freeze the meat for 3 days, kill all the salmonella, walang problema dyan. Kung Pongo, pag kinukuha lagi po umaangi, lagi naman siya nakakawala sa loob ng bahay. Yes, I understand na nakawala siya sa loob ng bahay. Okay, I hope naglalakad yung aso mo.
sa labas. Pero, sagutin natin yan. Kailangan ko ng mga follow-up questions dyan. Pero, I will take a guess lang. Okay? So, yung Pomeranian mo na sa sahig, kukunin mo, malaki kang tao ka, okay, mas matangkad ka sa kanya, and nangingibabaw ka sa kanya. So, ito yung Pomeranian mo, maliit, ito ka. Imaginin mo, kung ako yung Pomeranian mo, ganyan, sobrang taas mo sa akin, nakikita kong lumalapit yung kamay mo dito, that's a threat. That's a threat for the dog. Kaya umuurong siya and magagalit siya. Okay? So you can try, okay, after walks ulit, after the exercise, you can sit on the floor, invite the dog to go near you rather than kunin mo siya. Para masanay siya ng masanay. Okay? Kasi, tandaan nyo, small dogs, lalo na small dogs, they suffer through so small dog syndrome kasi feeling natin cute-cute lang sila. Tapos, pero totoo lang, sila yung pinakamadaming kumakagat, yung mga small dogs. Grabe ang mga yan. Okay? So, pinakamaganda, lumevel ka sa kanya. Or kahit hindi level, umupo ka sa sahig, then dun mo kunin. Kung kukunin mo rin siya, gusto mo mag-move siya forward papunta sa'yo konti. And paano siya mag-move forward konti sa'yo? Find the motivation. Napapansin niyo ba laging sinasabi yung motivation? Because yun yung bagay na kailangan mo para matrain mo yung aso mo. Kailangan motivated siya to do something or based on something. Okay? Bakit po ang 6 months na husky niya ay once a day lang daw kumakain? Yun yung pagkakaintindi ko. Masigla naman siya. Because kailangan mong sukatin yung appetite. Kailangan mong sukatin yung capacity ng tummy niya. Lalo na huskies. They're they conserve their energy well. Okay? So, it's either too much yung pinapakain mo sa umaga, bawasan mo, and then lagay mo sa hapon. Okay? Kailangan magmasukat yung capacity niya. And, exercise your dog. Nawala ng gana dog food niya, yung aso niya sa dog food, gusto niya manok. Okay? Sinagot ko na po yung kanina yun sa mga picky eaters. Balikan nyo lang po yung video mamaya. But, nasagot ko na po yan. It's almost the same para makapag-entertain naman tayo ng ibang mga tanong. Okay? Sabi ko nga kanina sa picky eaters, by the way, huwag papalit-palit ng pagkain. Diba? Papalit-palit ng pagkain. Okay? So, thumbs up muna. Keep on sharing and subscribe on my YouTube channel, Lestre Sapanta. And on my Facebook page, The Pinoy Dog Whisper. And on Instagram, The Pinoy Dog Whisper. Okay. Paano po mag-train ng tao na di marunong mag-approach sa aso? Kaya po nahirapan po ako mag-train. Masyado silang na-excite at nawawala po sila sa focus. Ah, that's a good question. Okay, thumbs up. Paano daw mag-train ng tao? Which is mas mahirap kesa sa aso. Okay, naiintindihan ko na merong mga na-excite na. May mga tao na na-excite sa dog pag nakakita. Kahit sa mga aso ko, pag nakikita yung mga aso ko, hi! Hi! Inka! Hi! Kiya isko! Because people know na okay. People know. Hold on. Okay. People, kasi, they know na mabait yung mga aso ko. So, simple lang yan. Pwede ka maging suplado or i-train mo mabuti yung aso mo na sa'yo lang yung focus. Na kailangan mas engage siya sa'yo kaysa dun sa iba. Okay? You can correct that. Even if you're not dealing with people, it's always good to teach people na, okay, na-excite yung mga tao dun sa aso mo. Okay? But, you can always talk to people. You can always tell them nicely. Okay? So, parang ako, pag nakita ko in public na kasama ko yung aso ko, may lalapit, may gustong magpa-picture, may gustong, wow, sikat, may gustong magpa-picture. Okay? Hindi pala sa aso ko gustong magpa-picture. But, gustong magpa-picture, gustong magtanong, lumapit. So, ang unang sinasabi ko sa kanila, yan, okay, is, just don't be excited around my dogs. Okay? Let them know you, let them trust you, and then afterwards, you can play, you can pat, walang problema. Okay? Pero pag nagsimula pa lang, padating pa lang, tapos na-excite na, oh, I will give them that look. Hey, you're too excited. If you wanna be around my dog, be calm.
Okay? Simple. Okay? So, kadalasan yan, nagkakaroon ng pagkakatalo-talo sa pamilya. Madami rin akong estudyante ganyan. Halimbawa, yung ikaw, tinetrain mo yung aso, tapos yung nanay, kapatid mo, tatay mo, nanay, kapatid mo, ang gugulo dun sa aso. Tapos, kapag nag-misbehave yung aso, ikaw yung sisisihin, na totoo lang, sila yung root problem. Diba? Pag ganun, pwede mo rin gawin na, o sige, bahala kayo, tingnan nyo yung aso kung makakagat. Pag kumagat na, okay, o ako mag-aayos, walang makikialam. Simple. Diba? But, with people, nakakausap mo sila eh. Kailangan mo lang ipaintindi sa kanila. Kasi, definitely, kung na-excite yung aso na tumatalon-talon sa kanila, diba? Minsan, magagasgas na yan. Problema na yan. How to teach naman po your dog on how focus on their human naman po, sabi ni Nick Knox. Okay, yun nga po yung sinasabi ko, you need to find out the motivations ng dog mo. Food, play, and social contact. Kailangan syempre, normally, ito I'll tell you sa ano, okay? I'll tell you regarding service dogs. Okay? Most of the service dogs, ang pwede lang magpakain dyan talaga is yung nagmagbigay ng treats, is yung owner niya na may disability para mas mag-focus ng mag-focus sa kanya. Okay? Which is a good training for service dogs. But with us, we're not training naman service dogs. Gusto mo lang mag-focus sa iyong aso. Then, it involves time, bond with the dog, and also yung activities, mas madami kang gawing activities with the dog. Tandaan nyo, ang aso ay nagre-gravitate. Again, nagre-gravitate sa mas kalmadong tao. Normally yan, mas mapapansin nyo yung mga estudyante ko. Mapapansin nyo yung mga estudyante ko, even if may mga owners yung mga yan, the moment I go to their house, and then the moment na halimbawa I corrected, I rehabilitated the dog, mas napapalapit sa akin yung aso. For the reason na I give them direction, I give them, ginagabayan ko sila, and yun yung gusto ng dogs eh. Yung ginaguide mo sila, yung hinahayaan mo rin sila mag-explore, you do a lot of activities and bonding to them. Yun yung gusto ng mga dogs eh. Kung hindi mo maibigay yon, then hahanapin nila yun sa iba. Which is hahanapin nila yun sa family mo, and then yung family mo naman dahil binigay yon, and then sinobrahan pa ng sobrang excited, then dun na nagkakaroon ng imbalance. Okay? Maarte sa food, nasagot ko na po yan yung mga picky eaters. So, ngayong gabi, nagawa natin picky eaters, sinagot ko na yan. Yung leashing problem, nasagot ko na yan. I'm not sure kung yung away. Tapos, yung sa bata, yung galit sa bata, nasagot na natin yan. So, madami-dami tayong medyo natakel na topic ngayon. Dahil madami tayong natakel na topic ngayon, thumbs up. Okay. Pati yung nagwawala sa leash. Nasagot na natin yun sa video na to. Sa live na to. So, pwede niyong panoorin na mamaya. Okay? Ito, yung dalawang aso niyang lalaki daw nag-aaway. Tanong, kapun ba yung mga asong yan? Kung hindi kapun yung mga asong yan, one of the biggest possibilities, nag-aaway sila based on dominance. Ayan. Pwede rin based on territory, pagiging possessive, madaming source ng away. Main thing na dapat mong gawin dyan is to give them activities together. Meron akong laging sinasabi sa Wolfgram episodes kapag nag-aaway. Normally, hinihiwalay yung mga aso pag nag-aaway. Siyempre, kung nagkakagatan, hiwalay mo. Pero hindi mo kailangan paglayuin. Kailangan after the away, kung wala namang na-damage masyado, okay, tignan mo lang, check mo, and then, or you can ask someone to walk the other dog, you walk the other dog, and then sabay kayo. Diba? Parang ano yan eh. Alam niyo yung dalawang lalaki yan ba, nagsuntukan sa kalsada? Okay. Nagsuntukan sa kalsada. Yung iba, pinag-aaway lang pinag-aaway. Ayaw ko nun. Okay? Merong bagay na mas maayos doon. Yung dalawang lalaking yun, kung nakita sila, magsusuntukan sila,
kung yung dalawang lalaki yung magsusuntukan, alam kong mag-aaway sila pag nagkita sila, papagurin ko muna pareho yun. Diba? Ito, pag-exercising mo, pag-gym mo yun, kung ano yun, pagod talaga sila. Pagdikitin mo, tignan mo kung mag-aaway pa sila. Diba? So, gawin mo madalas yon. So, anong nangyayari sa utak nila lagi? Ito yung magkikita tayo, mababa energy natin lagi. Ayaw ko na makipag-away sa'yo. Ayaw ko na rin makipag-away sa'yo. Diba? It's more of exercise. Exercise. And the energy of the people around the dog. Okay. Normal pa ba sa puppy na kumain ng dahon? Or dahon ba yan? O, kung dahon, it's probably walang grass, but someone asked me that sa mga aso ko, I allowed them, if they would eat grass, then so be it. Walang problema doon. Aso sila. And yung grass na yon, ginagamit nila yon para makiliti yung tiyan nila. And kung, because they are hyper acidic, kailangan nilang isuka. Yung kailangan nilang sumuka. So that's perfectly fine. Ano ang pagkakaiba ng puppy at 3 years old na i-train? Okay. Ang puppy, you are shaping the behavior of the dog. Okay? Pag 3 years old na, mas matindi na yung imprint sa kanya, then you need to parehong pwedeng i-train, ang kailangan mo lang makita na agad yung history, background. Okay? Sa puppy kasi wala pang background dyan eh. Kasi nga sinishape mo yung behavior eh, di ba? So, hindi pa niya alam ito, hindi pa niya alam to. So, mag-guide mo na siya agad properly. Yung mga matatandang aso, meron na silang alam sa buhay, meron na silang mga experiences sa buhay. So, kailangan makita mo, bakit ba siya nangagat? Ano yung nangyari before? Okay, bakit ba ganito? Bakit ba? O, kailangan natin gawin yun. But still, both any dog is trainable. Wala yan sa age. Sabi ni Crazy Chanel, answer please. Hindi ko makita yung tanong mo. Okay. Okay. Paano pababain ng hagdan? Again, you invite the dog pa konti-konti. Okay? Daan-daan lang yun. Pinakamaganda, ito yung hagdan. Kung matakaw yung aso mo, dagdag, lagyan mo ng treat sa hagdan. Hayaan mo yung nose niya, amuyin daan-daan, and then you invite. Nandun ka sa baba. Yung pinakagusto niya, doon mo ilagay sa baba. Kung tumatawal yung aso mo dun sa hagdan, hindi makababa, hayaan mo lang, antay ka lang. Eventually nun, pipilitin niyang bumaba ng bumaba, but be careful, okay? Anong diet ng Doberman ko? Ang Doberman ko, sasagutin ko po ulit, naka Nutri Chunks. Okay po ba ang sardines at tuyo sa puppy? I haven't tried it, but my dogs have tried, napapakain ko yung mga aso ng anything under the sun. Na halimbawa gusto kong abot-abotan, okay? Wala naman silang allergy. Puppy. Dapat ba 3 times a day pakainin ng aso? No, si Pablo, puppy siya, 3 times a day siya kumakain. Okay, ang mga asong 1 year old to 3 years old, normally pinapakain ko yan. And hanggang, even my old dogs, twice a day. Paano da? Tayo lang ha, sagot tayo. May mga nagtatanong kasi dito hindi ko mabasa eh. Kagat ng paa namin. Sinagot ko na rin yan, yung kagat-kagat ng paa, kagat-kagat. Balikan nyo lang po yung videos mamaya. Sinagot ko yan pa paano gagawin yung kagat sa paa, yung kagat sa kamay, kagat sa mga pantalon. Okay. Pabati naman kay Con Resede. Happy birthday, Con Resede. Lagi po nag-aaway tuwing kakain, may food aggression yung mga aso. Check mo yung video na Wolfgam episode na ano, barking in tandem yata yon. Ginawa ko yun doon, mas maganda yon, may visual. But ang tip ko sa iyo, okay, do not feed an excited brain. Do not feed a dog who is excited. Only feed a calm dog. If a dog is excited agad pag pinapakain mo siya, then magmamadali siya, makita niya yung isa, pwedeng mag-away. Kung halimbawa naman hindi siya kalmado, medyo natatakot na siya dun sa isa, magkatitigan sila, hindi siya, mag-aaway sila. So, feed the calm brain, and how would you achieve that? Exercise them. Exercise them first. Okay. May nagtatanong kanina paano daw tumanggap ng gently, ayun, yung Crazy Chanel, hindi ko mabasa yung tanong mo eh. Pasagot daw yung tanong niya. Pakitype na lang yung tanong. Sandali lang pagkatapos kong sagutin. Okay, para ano? Okay.
Okay, okay. Sandali lang, sagutin ko lang yung treats. Okay, ito yung treats. Okay, papakita ko. Mm. Paano daw yung mga aso tumanggap ng treats gently? Excited yung aso nila, di ba? Kaya ito, normally, excited yung aso, nilagano mo ng ginagano, nilalayo mo. So, lalong ahangkabin yan. Ahangkabin yan yung aso. Kung aso mo ganito, maliit lang yung treat. Ano ba yung magandang characteristic ng treats? Kailangan soft and small. Ito, magbigay ka ng ganyan, kagat yan. Okay? Pero eventually, pwede ng mga asong natuto na gently tumanggap. So kung ganyan, iganon mo. Ito yung bibet, ganon mo. Okay? Pwede mong tisin yan. Okay? Or, better yet, wait for the dog to calm down. Napapansin niyo ba yung sagot ko? Kailangan, kapag nagpapakain ka, nagbibigay ka ng treats, kailangan sobrang kalmado ng aso mo. Another method is yung iniipit. Ipit mo dito. Dito. Yan. Ipit mo dyan. Ito yung treats, yung isang daliri ko, ipit mo dyan. Hayaan mong amuyin niya. Okay? Another thing, close mo yung hand mo. Nandyan yung amoy nung treats. Paamoy mo dun sa aso mo. Kapag nakita mong mas gently umaamoy, then release mo lang sa palad mo, dun niya kukunin. Another thing, nakita mo yung amoy mo, kung puppy pa lang yan, di ba? Kumukuha. Ganyan. Nakita mong lumabas yung dila, ginanon, dun mo i-release. Para alam nung aso, oh, nung dumila ako, dun ako nakakuha ng food. Pero nung kinahangkab ko, hindi ako nakakakuha ng food sa kanya. Gets? Idol, yung aso daw niya ay ihi ng ihi, ito yung nilalakay. Ano, lalaki ba yan? Territorial marking yan, malamang. Okay. Ang daming nagtatanong. Pasensya na, gustong-gusto kong isa-isain yung tanong nyo. Pero minsan pa ulit-ulit. Doon sa mga hindi nasagot na tanong, malamang sa malamang po. Nandito na yan sa YouTube channel ko. Yung problema ng mga aso nyo na sa YouTube channel ko. Okay, may playlist ng Wolfcam dyan. Panoorin nyo, isa-isahin nyo. And pag napanood kayo ng Wolfcam, pwede nyo namang irawan dyan eh. Makita nyo yung ginagawa ko. Pakinggan nyo yung explanation. Tignan nyo rin yung body language yung aso. Kaya nga po, Wolfcam yung tawag dyan. Kasi it's more of the camera for the dogs. Camera ng mga dogs, body language ng mga aso. Okay? Malinis naman puwet niya. Ha? Nag-spread lang po ng scent yan. Hindi ko talaga mabasa yung Kate Chanel na ano, na tanong. Okay? So, nandito sa YouTube. Okay? Yun, yung paano pababa yung sagdan, sinagot ko na Crazy Channel, pag yung dog ko is kalmado, open mouth, normal breathing, 2 to 3 hours walking with gabay, pero aggressive sa other dog. Ayaw mag-smell at ayaw mag-pa-smell means ayaw mag-pa-socialize. Okay. That's too much. 2 to 3 hours naman, okay? If 2 to 3 hours, it should be proper walking, okay? Pero I wouldn't suggest it. Pero kung kaya ng aso mo, it's fine. Okay. It's more of the approach. Ayaw daw magpa-amoy nung aso niya. Okay? Okay. So, ganito. Sagutin ko yan. Socialization is not just about meeting other dogs agad. Your dog needs to be around other dogs. Alam nyo ba, isa ang aso sa pinakamagaling mag-mimic ng behaviors. Pinakamaganda dyan, kapag nilalabas mo yung aso mo, hayaan mo yung aso mo makapag-observe na medyo closely, hindi naman sobrang layo, ng other dogs na nag-meet up, na umaamoy-amoy. Okay? So, eventually, makakatch niya yung behavior na yon. And then, better yet, okay, kung yung ayaw magpaamoy sa pet na sinasabi mo, is because hindi pa niya na-experience talaga na maganda magpaamoy sa pet. Pinakamaganda yan, okay? Kung gusto mo mag-socialize ng aso, nagsisimula yan, pwede yan magsimula sa body pop. Sa case mo ha, lakad ka kasama ng ibang aso. Okay? And then, eventually, habang kumakalma,
hayaan mong dumikit na dumikit. Pag nasasanay siyang may magkadikit na kadikit na aso, eventually papayag yan. Or you can always lift the butt ng konti para lang ma-experience niya. Kailangan niya lang isang magandang experience and then malaman niya na, okay, wala palang masamang nangyari nung nagpaamoy ako ng puwet. Okay? Shout out kay Geraldine ng Iloilo. Okay. Yun. Lagi daw siya nag-walk at nagbabiking, pero yung aso niya ay mataas daw yung prey drive, yung pit bull niya. Okay? So kung nagbabike ka, nag-walk ka, thumbs up sa'yo. Okay? But you need to make sure na after mo magbike and magwalk, kung kailan mababa na yung energy ng aso mo, dun mo i-introduce yung trigger. Dun ka maghanap ng mga gusto niyang, kung let's say, pusa o kung ano. Just be sure to be safe. Okay? Laging tandaan nyo, a low-level energy dog would calm down easily than with a high-energy dog. Okay? Simple lang yung formula doon eh. Diba? High energy means ang dami niyang lakas na pwedeng i-release sa misbehavior. Low energy, mas pipiliin ng katawan niya magpahinga. Okay? Paano mag-cut ng nail? Meron po yan yung mga grooming sa Wolfcam episodes. Meron po yan. But again, it's introduction. And thumbs up muna and thank you for joining us sa araw na to, okay? Sa Facebook Live, sana maulit ko to sa Facebook and sa YouTube. But my time is up, it's almost an hour. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. Please keep on sharing my YouTube channel, Les Trisapanta, and keep on liking and sharing the videos here on the Pinoy Dog Whisperer. Maraming salamat, dalawa yung simultaneous na nagawa ko. And if you have time to follow me on Instagram, follow me over Instagram, The Pinoy Dog Whisperer. Meron po akong nilulutong maganda na ay kawiwilihan ninyo. Soon, matapos na yung COVID, i-release namin yung mga videos na yon. And keep on sharing. Kasi mga top sharers, eventually I'll be giving away premyo sa inyo. Okay? Mga magagamit nyo sa sarili nyo, sa mga aso ninyo. Okay? Thumbs up. And sana po, be safe. I will always be praying for you na sana po ay ligtas kayo ng pamilya nyo, walang COVID, and stay home para naman po matapos na ang pinagdadaanan ng ating bansa at ng ating mundo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat sa pagtingkilik sa Wolfcam, kay Pablo sa Tuta Training, and sa LC Vlogs ko. Keep on sharing this video. And pasensya na sa aking kilikilin at ako'y kumakain ng singkamas. Good night, guys. Have a great day. Have a great Sunday. Start the week right tomorrow. Enjoy and always smile. Pause up, mga tropa peeps.